Kapag nagmahal ka ng tao, kaya mong gawin lahat para sa kanya, kahit alam mo na hindi na mabuti ang idudulot nito. Kahit ikapapahamak niya o ikapapahamak mo, kapag alam mong nadedehado ka at hindi siya mapapasayo, mag-iisip ka ng paraan para makuha siya sa paraang gusto mo. Tulad ng kapitbahay naming gumamit ng gayuma para mapasakan niya ang babaeng pinaka-iibig, pero sa halip na ibigin siya, nagpakamatay ang babae sa hindi malamang dahilan habang nasa ilalim ito ng gayuma. Tinapos ni Jenica ang pagbabasa ng mahiwagang diary nang marinig ang boses ni Jonas. Lumabas siya ng kwarto at pinagbuksan ang binata. Nakangiting inabot ni Jonas ang isang naka-plastic na Tupperware. May laman iyong adobong pusit na paborito ni Jenica. Ani Jonas, nagluto ang tita niya at naalala niya na favorite yon ng dalaga kaya dinalhan niya ito. Nagpasalamat naman si Jenica. Dumiretso sila ng kusina at pinagsaluhan ang dala ng kaibigan. Titirahan na lang daw niya si Lola Martina dahil natutulog na ito. Napagod sa restaurant kahapon. Habang kumakain, tinanong ni Jenica kung naniniwala ba si Jonas sa gayuma. Natawa ang binata bago sumagot. Kung balak daw siyang gayumahin ng dalaga ay hindi na raw kailangan dahil hindi naman daw ito mahirap mahalin. Inis na pabirong hinampas ni Jenica ang binata at sabi ay nabasa lamang niya yon sa mahiwagang diary. Iniisip niya na may kinalaman sa gayuma ang susunod niyang adventure. Napaisip din si Jonas, anang binata, baka gagayumahin ni Carlos Jenica. Miss Mead naman ang dalaga. Para sa kanya, mabait si Carlo. Hindi lang talaga ito palakibo. Bida naman ni Jonas, mag-ingat na lang daw si Jenica dahil baka nasa loob lang ang kulo nito. Nasa ganun silang pag-uusap nang makatanggap ng tawag si Jonas mula sa tita niya. Nagpapatulong daw ang kaibigan nito na hanapin ang nawawalang dalagang anak na kababata rin nila Jonas. Sinabi ni Jonas kay Jenica na nawawala ang kababata at dati nilang schoolmate na si Dorothy. Tumulong ang magkaibigan sa paghahanap sa dalaga. Huli raw itong nakita na naglalakad sa Calle Ambrosio. Walang CCTV sa lugar. May nakakita lamang dito sa lugar na yon na isang kapitbahay. Inalam ni Jenica kung ano ang mga pinag-aabalahan ni Dorothy ng mga huling araw bago ito nawala, at kung sino-sino ang mga nakausap at nakasama nito. May lead na ang mga pulis pero hindi pa nila pwedeng ilabas ang ginagawang investigasyon sa kaso, kaya kumikilos ng bukod ang magkaibigan Jenica at Jonas sa pakiusap na rin ang kaibigan ng tita ng binata. Ayon sa mga nakalap na impormasyon ng dalawa, madalas tumambay sa bilyaran si Dorothy ng mga nakaraang araw. Naghanap sila ng kaibigan ni Dorothy na pwede nilang makausap. Pinuntahan nila sa bahay. Sabi ng kaibigan nitong si Elma, may gusto raw kasi si Dorothy kay Dave, at si Dave ay laging naglalaro sa bilyaran kaya doon din tumatambay ang dalaga. Pero tingin daw niya hindi type ni Dave ang kaibigan niya kasi hindi nga raw ito kinakausap. Isang beses nasabi raw sa kanya ni Dorothy na gagawin niya ang lahat para mapansin ni Dave. Nagpapasama nga raw ito sa kanya kay Tandang Sela dahil gusto nitong subukan ang gayuma. Hindi lang niya nasamahan kasi marami siyang ginagawa noong araw na nagpapasama ito. Hindi rin niya alam kung natuloy ito. Ang sunod na inimbestigahan ni na Jenica ay si Dave. Sinadya nila ito sa bilyaran. Kaya lang ayaw nitong magpaistorbo sa laro. Ayaw din sila nitong kausapin. Napilitan silang manmanan na lang ito. Palihim nila itong sinundan. Hindi naman nalalayo ang bahay nito sa bilyaran. Ani Jenica, kung tititigan si Dave, mukha itong sobrang puyat, parang ilang araw nang hindi natutulog. Inalam nila ang background nito. Ayon sa mga nakalap nilang impormasyon mula sa mga marites at tambay din sa bilyaran, solong anak daw ito, parehong nasa ibang bansa ang mga magulang. Sadyang tahimik daw ang binata. Ang rutin nito, papasok sa eskwela, pag-uwi ay sa bilyaran agad ang tungo. Pagkagaling sa bilyaran, balik bahay na ito.
Ang tanging kasama lang nito sa bahay ay ang yaya nito na si Aling Lourdes. Next naman nilang pinuntahan si Aling Lourdes sa bahay nila Dave. Tinaon nilang nasa bilyaran ang binata. Wala pang klase kaya doon lang ito naglalagi. Ayon kay Aling Lourdes, napansin daw niya nitong mga nakaraang araw ay laging nagkukulong sa kwarto niya si Dave. Hindi rin kumakain. Ewan niya kung kumakain ba ito sa labas kasi hindi ginagalaw ang niluluto niya kahit papaborito nito. Isa pa, hindi raw siya nito pinapapasok ngayon sa silid nito. Kayong dati naman niya itong ginagawa dahil siya ang naglilinis ng kwarto nito. Ngayon daw, ilang araw na ngang hindi siya nito pinapapasok doon. Sunod na pinuntahan ng magkaibigan si Tandang Sela. Hindi sila nito pinatuloy dahil tila alam na nito ang kanilang pakay. Pero nagpumilit ang dalaga at sinabi rito na kung hindi sila nito kakausapin ay mapipilita silang ibunyag sa lahat ang mga maling gawain nito tulad ng paggawa ng gayuma, pangungulam at iba pa. Isa pa, alam ni Jenica kung paano kontrahin ang mga gawain nito dahil may kaibigan siyang malakas na makukulam. Sinabi lang yon ng dalaga para mapapayag ang matanda pero wala talaga siyang kaibigan na mangkukulam. Dahil doon ay napilitan si Tandang Sela na harapin sila. Ayon sa matanda, binalaan niya si Dorothy na ang gayumang nais nitong ipagawa sa kanya ay may kaakibat na panganib. Kailangan itong magamit sa tamang paraan. Ang ginawa niyang gayuma ay likidong may orasyon at ipinahalo niya sa inumin ng gagayumahin. Lumilipas din ang epekto depende sa kung gaano karami ang gayumang naipasok sa katawan ng tao. Kung ito naman ay gagamitin ng sobra, walang ibang kahahantungan ang ginayuma kundi kamatayan. Tinanong nila sa matanda kung ano ang pangontra sa gayuma. Ani Tandang Sela, pawis ng ginayuma. Kahit bimpo lamang na may bahid ng pawis, kailangan itong madala sa kanya at siya na ang bahalang maghalo nito sa bentitadong langis ng nyok kasabay ng isang orasyon. Binalaan ni Jenica ang matanda na kailangan itong makipagtulungan sa kanila dahil kung hindi ay mananagot ito sa kanya. Bagamat pumayag si Tandang Sela, ipinaalala rin ito kay Jenica na si Dorothy ang kusang lumapit sa kanya para magpagawa ng gayuma. Napapailing namang sinabi ng dalaga na kahit pa lumapit ito sa kanya, alam naman niyan ang gayuma ay walang mabuting maidudulot dito kaya sana ay nag-isip muna ito bago pinagbigyan ang dalaga. Hindi raw sa lahat ng oras ay mas mahalaga ang kikitain nito kaysa kalagayan ng isang tao. Pagkasabi niyon ay umalis na sila sa bahay ng matanda at nangakong babalik sila. Habang nagbabike, sinabi ni Jenica kay Jonas na posibleng may kinalaman si Dave sa pagkawala ni Dorothy. Posible rin na ang mga pagbabagong napansin ni Yaya Lourdes sa kanyang alaga ay epekto ng gayuma. Pinalikan nila si Dave. Kailangan nilang makapasok sa kwarto nito dahil nagdududa sila na naroon lang si Dorothy. Humingi sila ng tulong kay Yaya Lourdes dahil hindi lang si Dorothy ang gusto nilang ma-save kundi maging si Dave rin. Kung totoo kasi ang hinala nila, nasa panganib ito. Nakipagtulungan naman si Yaya Lourdes. Ang problema, hindi nito mahanap ang duplicate ng susi ng room ni Dave. Kaya napilitan sina Jonas at Jenica na subukang dumaan sa bintana ng silid na si Yaya Lourdes din ang nagturo. Napalunok si Jenica nang masilip nga nila roon ang nawawalang dalaga. Nakatali ito sa kama, mukhang hinang-hina, habang si Dave ay nakaupo sa upuang nasa bandang paanan nito. Ganoon din ang itsura nitong nanghihina. Tila pareho silang hindi kumakain at hindi natutulog. Nakatitig lamang si Dave kay Dorothy. Tinanong ni Jonas kung paano sila makakakuha ng pawis ni Dave. Ani Jenica, si Yaya Lourdes na ang bahala ron. Bakit hindi na lang daw nila sabihin sa mga pulis ang nangyari? Baka mas makatulong ang mga ito. Umiling ang dalaga. Hindi raw nila sigurado kung maniniwala ang mga pulis sa gayuma. Baka raw hulihin lang ng mga ito si Dave. Kailangan din ni Dave ng tulong. Kaya mas makabubuti kung sila na lang muna ang magre-resolba. Natikilan silang pareho nang magsalita si Dave sa nanghihina nitong boses. Anito, walang makakapaghiwalay sa kanila ni Dorothy. Magsasama sila hanggang kamatayan. Unti-unti
ay mararamdaman nilang pareho ang gutom, uhaw, hanggang sa iduyan sila ng antok at ihatid sa kabilang buhay. Nagkatingin na sina Jonas at Jenica na nananatili sa kanilang pinagkukublihan sa labas ng bintana. Kung gayon, maaring sobra-sobrang gayuma ang ipinainom ni Dorothy kay Dave para siguro hindi agad mawala ang talab nito. Kaya ngayon, walang ibang nasa isip si Dave, kundi si Dorothy at ang kanilang hantungan. Muling nagsalita si Dave na animo kinakausap ang dalaga. Anito, hindi niya pwedeng pakawalan si Dorothy dahil baka iwanan siya nito. Kaya ang tanging paraan lang upang hindi siya nito iwan ay bantayan ito hanggang sa kanilang kamatayan, hanggang sa pagsasama nila sa kabilang mundo. Kumilos na ang magkaibigan. Kinuha ni Jonas ang palang nakasandal sa bakod at ginamit itong panghampas sa bintana. Nagulat si Dave sa biglang pagtalsik ng mga bubog mula sa bintana. Nakita niya na sugatan si Dorothy kaya natataranta siyang nilapitan ito. Hindi niya iniintindi sina Jonas, Jenica at Yaya Lourdes na dumaraan na sa bintana upang makapasok. Pinahid ni Dave ng kamay niya ang dugong umagos sa noon ni Dorothy dahil sa tumamang bubog dito mula sa bintana. Dahil sa naramdamang takot ay namawis ang binata. Sinamantala ni Yaya Lourdes ang pagkakataon, ang bimpong hawak ay agad ipinuna sa pawis ng binata. Iyon ang dadalhin nila kay Tandang Sela upang mawala na rito ang kayuma. Biglang tumingin si Dave kay Jonas. Natatangkain sanang kalagin ang tali sa mga kamay ng hinang-hinang si Dorothy. Matalim ang tingin na itinulak nito si Jonas. Hindi raw nito maagaw sa kanya si Dorothy. Sinabi naman ni Jonas na mag-relax muna. Aalisin lang niya ang tali ng dalaga pero hindi niya ito aagawin. Hindi niya nakumbinsi si Dave. Sa halip ay sinabihan siya nitong sinungaling at saka sinuntok sa mukha. Napilitan si Jonas na libangin muna sa pakikipagsuntukan si Dave habang si Jenica na ang nagkakalas ng tali ni Dorothy. Ayaw sanang saktan ni Jonas si Dave pero napakaasintado nitong sumuntok. Hindi niya maiwasan kaya gumanti na rin siya. Dahil sa nangihina ito kaya isang suntok lang niya ay agad niya itong napatulog. Nagawa nilang maiuwi si Dorothy habang ang bimpong may pawis ni Dave ay agad nilang dinala kay Tandang Sela. Hindi naman nagpatumpik-tumpik ang matanda. Kinawa agad nito ang dapat gawin upang mawala ang gayuma kay Dave. Dahil sa nangyari, nagpasya ang mga magulang ni Dave na dalhin muna siya sa Canada kung nasaan sila. Pero bago umalis, ay pinuntahan ni Dave si Dorothy sa ospital kung saan ito binabawi ang lakas. Humingi ng tawad si Dave sa nagawa niya sa dalaga na muntik nitong ikamatay. Anang dalaga, wala raw kasalanan si Dave dahil siya ang may gawa kung bakit nahumaling ito ng ganoon sa kanya. Kaya siya ang humingi ng tawad sa binata. Hinawakan ni Dave ang kamay ni Dorothy. Anito, wag na raw uulitin ng dalaga ang paggamit ng gayuma. Dahil noon pa man ay may gusto na rin siya rito. Kaya lang, sadyang ipinanganak siyang torpe. Walang lakas ng loob na sabihin ang nararamdaman. Sana raw ay hintayin ng dalaga ang kanyang pagbabalik. Pagbibigyan lang muna niya ang mga magulang na makasama nila saglit sa Canada. Pero hindi siya magtatagal doon. Babalik siya para kay Dorothy. Nagkatinginan sina Jonas at Jenica na kasama ni Dave sa pagdalaw kay Dorothy. Hinawakan din ni Jonas ang kamay ni Jenica sabay sabing, "Sana all." Pinawi naman ni Jenica ang kamay sa binata at sinabing hindi pwedeng basta na lang maging sila. Kailangan muna siya nitong ligawan to the highest level. Buti pa nga raw si Carlo nagbigay na ng bulaklak sa kanya. Napakunot ang noon ni Jonas. Sinundan nito si Jenica na humakbang palabas sa silid ng ospital. Sunod-sunod ang tanong kung kailan, paano at bakit nagbigay ng bulaklak si Carlo. Natatawa ang dalaga. Hindi sinagot ang mga tanong na yun ni Jonas dahil binibiro lang naman niya ito.